Welcome back to my channel. At the end of this video, the learners are able to find the coordinates of the midpoint of a line segment. So when do we say that a point is in the middle of a line segment? So meron tayong example dito sa baba. So we have line segment AB. So meron tayong point dito, and this point is considered the midpoint of the line segment. So ang term natin is midpoint. Ibig sabihin, yun yung point na nasa middle ng isang line segment. So paano nga ba natin masasabi na yung point na to ay gitna? So the answer to this question is that masasabi natin na ito ay nasa gitna kapag nahati yung ating original line segment into two smaller and congruent segments. So ang masasabi natin dito, the distance from this point to this point at saka yung distance from this point to the other endpoint, pagka equal po yung kaniyang mga distances, therefore yung point na to ay midpoint of a given line segment. Paalala lang na line segment po pwedeng kunan ng midpoint, pero ang line wala po yung midpoint, no? Ulitin ko po, line segment lang po ang pwedeng kunan ng endpoint, since ang line segment po ay mayroong dalawang endpoints. Maliwanag. So today's topic is about the midpoint formula. Gagamitin natin yung tinatawag na midpoint formula sa pagkuha ng coordinates ng ating midpoint. So the coordinates of the midpoint M with coordinates niya ay XY of the line segment with endpoints. So ito po yung representation ng endpoints are given by the formula. So ang formula natin, dalawa, for X, X equals X sub 1 plus X sub 2 all over 2. For Y, Y equals Y sub 1 plus Y sub 2 all over 2. So gamitin natin yung formula with our first example. Example number 1. What are the coordinates of the midpoint of the line segment with endpoints A, coordinates negative 4, negative 3, and B, coordinates negative 2, 5? So, bago natin siya isolve, isulat muna natin yung ating given. So, unang step is write down the given in the problem. So, ang given natin ay negative 4, negative 3. Okay, the other one is negative 2, 5. Ayan. Next, label natin yung ating given. So, yung unang ordered pair, of course, ito yung magiging x sub 1, y sub 1. Yung pangalawa naman, ito yung magiging x sub 2, y sub 2. Ayan. So, kukunin natin yung coordinates of our midpoint. So, our formula is for x, x equals x sub 1 plus x sub 2 all over 2. So, unahin muna natin yung x, no? So, ang x sub 1 natin is negative 4. So, isubstitute lang natin dito sa formula. So, negative 4 plus. Ang x sub 2 natin ay negative 2. So, negative 2 all over 2. Ayan. So, x now equals negative 4 plus negative 2 is equal to negative 6 all over 2. And negative 6 divided by 2 is equal to negative 3. So, ito yung unang value. X equals negative 3. Next naman, solve natin yung y. So, ang formula ng y, y equals y sub 1 plus y sub 2 all over 2. So, y now equals, substitute natin, ang y sub 1 natin ay negative 3. Plus, ang y sub 2 natin ay 5 all over 2. So, y equals negative 3 plus 5 is 2 all over 2. 2 all over 2, alam natin yan, 2 divided by 2 is 1. So, y equals 1. Since ang x natin ay negative 3 at ang y natin ay 1, so ang final answer natin, ang coordinates ng ating midpoint
negative 3, 1. So, this is our final answer. Ito po, ang ating final answer. Negative 3, 1. Ayan. Okay, so ganun po ang pagkuha ng midpoint, coordinates of the midpoint of the line segment. So, ayan. Pag pinakita natin yung graph, di ba yung original nating line segment, eto siya. So, ang sagot natin ay negative 3, 1. So, totoo nga na nasa gitna siya kapag green off natin. Ayan. So, yung negative 3, 1, ayan, it is in the middle of our line segment. Okay, next example. Okay, now let's proceed to example number 2. Find the coordinates of the midpoint of the line segment with endpoints P, coordinates 7, negative 4, and Q, coordinates 3, 4. So, unang step natin is labelan natin yung ating given. Sulat muna natin. Ano? So, 7, negative 4. The other one is 3, 4. Ayan. So, labelan natin, of course, yung unang ordered pair. Ito po yung ating x sub 1, y sub 1. Yung second ordered pair natin is x sub 2, y sub 2. Okay, sulat natin yung ating formula. For x, ang formula natin ay x sub 1 plus x sub 2 all over 2. So, solve na natin yung x muna, no? Substitute lang natin, x sub 1 natin is 7. Ang x sub 2 natin ay 3 all over 2. So, x equals 7 plus 3 is equal to 10 all over 2. So, 10 over 2 is equal to 5. So, value ng x natin ay 5. Next, for y naman, ang formula natin, y equals y sub 1 plus y sub 2 all over 2. So, y equals, substitute, y sub 1 natin is negative 4 plus, ang y sub 2 natin ay 4 all over 2. So, y equals negative 4 plus 4 equals 0 all over 2. So, 0 divided by 2 is equal to 0. So, ang y natin ay 0. So, ang x mo ay 5, ang y mo ay 0. So, therefore, ang coordinates ng ating midpoint, 5, 0. Ayan. So, tingnan natin kung may sense ba yung sagot na 5, 0. Pag green off natin, ano kaya ang itsura niyan? So, pag green off natin siya, si PQ, ito siya, yung line segment. Ito yung kanyang dalawang endpoints, 3, 4, tsaka 7, negative 4. So, yung answer natin kanina, 5, 0. And as you can see here, talagang nasa gitna siya kapag ka i-green off natin. Okay? So, let's have the next example. Example 3. Find the coordinates of the midpoint of the line segment with endpoints. So, ito po yung ating mga endpoints. Sulat natin yung given. So, negative 2, negative 1. The other one is 3, 8. Okay, next. Labelan natin yung ating given. So, of course, ito ang x sub 1, y sub 1. Ito ang x sub 2, y sub 2 natin. So, sulat natin yung formula ng x. X equals x sub 1 plus x sub 2 all over 2. Solve muna natin si x. So, x equals, ang x sub 1 natin this time ay negative 2. Plus, ang x sub 2 natin ay 3 all over 2. So, x equals negative 2 plus 3 is 1 all over 2. So, si 1 over 2, since it's a fraction, lowest term na lang. Si 1 half naka lowest term naman na, so okay na siya. So, x equals 1 half. 1 half pwede rin pong 0.5. Now, punta tayo sa y naman. Ang formula for y is y sub 1 plus y sub 2 over 2. So, let's substitute. Y equals, ang y sub 1 natin ay negative 1 plus ang y sub 2 natin ay 8 all over 2. So, y equals negative 1 plus 8 is 7 over 2.
So, si 7 over 2, kagaya po ni 1 half, naka-lowest term na rin. So, okay na yan. Y equals 7 halves. Pwede rin po na 3.5 or 3 and 1 half. Tanggap din po yun. So, since ito ang values ng x at y, ang coordinates ng ating midpoint ay 1 half, 7 halves. So, ito po yung ating final answer. Pwede rin pong 0.5 tsaka 3.5. Or 1 half and 3 and 1 half. Tanggap din po yun. Okay? So, sa examples 1, 2, 3, nawawala lagi yung midpoint. Paano naman kung ganito yung problem? Halimbawa, binigay na yung midpoint, binigay na yung isa sa mga endpoints, nawawala yung other endpoint. So, let's proceed to example 4. Example 4, the midpoint of a given segment is at negative 1, 2. If one of the endpoints is negative 2, 3, find the coordinates of the other endpoint. Ayan. So, paano naman itong si example number 4? So, para mas maintindihan, i-jot down natin yung ating mga given. So, dito, nawawala yung isa sa mga endpoints. So, i-denote natin na yung nawawala ay si x sub 1 at saka si y sub 1. Ang midpoint binigay na, negative 1, 2. Yung isa sa mga endpoints binigay din, negative 2, 3. Ayan. So, again, binigay na po yung midpoint. So, ibig sabihin, ang value ng x, ito na. Ang value ng y, ito na. Yung kabila, i-denote natin as x sub 2 at saka y sub 2. So, ang nawawala is ito. Ano daw si x sub 1 at saka si y sub 1? Binigay yung midpoint. Ayan. Binigay yung isa sa mga endpoints. Nawawala yung other endpoint. So, pagka ganyan yung type of problem, stick ka pa rin dun sa ating formula. Ayan. So, formula pa rin po ang gagamitin natin. Formula, x equals x sub 1 plus x sub 2 all over 2. Kaya lang dito mababago syempre yung flow ng ating solution kasi binigay na kagad yung values ng x at y. So, i-substitute natin. Ang nawawala ay x sub 1. So, mareretain yon or mananatili yan sa ating solution. So, ang x mo binigay na, negative 1. So, i-substitute mo na. Negative 1 equals x sub 1, andyan pa rin, plus ang x sub 2 natin binigay na rin, that is negative 2. Okay, all over 2. So, ano ang gagawin para mawala si denominator na 2? Para mawala si denominator na 2, syempre, mag-times ka po ng 2 sa magkabilang side ng equation. So, times ka ng 2 dito. Times din po ako ng 2 sa kabila. That is applying MPE. Or multiplication property of equality. So, cancel na po ito. 2 times negative 1, of course, that's equal to negative 2. Is equal. So, si x plus negative 2, si x sub 1 rather plus negative 2, pwede mo na siyang isulat as x sub 1 minus 2. Ayan. So, negative 2 equals x sub 1 minus 2. Ang sasolve natin si x sub 1. E may negative 2 ka dito, ililipat mo muna yun sa left side. So, kopyahin si negative 2. Lipat si negative 2, magiging positive 2 po yan. Equals x sub 1. Tama? Continue natin yung ating solution. Negative 2 plus 2, of course, that's equal to 0. Equals x sub 1. So, pagpalitin mo na lang, x sub 1 is equal to 0. Ayun, nakuha na natin si x sub 1. Next naman, kunin natin si y sub 1. So, yun pa rin yung formula natin na gagamitin. Sorry. Y equals y sub 1 plus y sub 2 all over 2. So, ang y mo binigay na, which is 2. So, 2 equals, ang y sub 1 mo nawawala. Plus, ang y sub 2 natin is 3 all over 2. So, ayan.
Same thing ng ginawa natin kanina, kailangan ma-clear si 2. So, para ma-clear yon, times natin ng 2 yung magkabilang side ng equation. Cancel. So, we now have 2 times 2 is equal to 4. So, magiging 4 equals 5 plus 3. So, lipat natin si positive 3 sa left side, magiging 4 minus 3 equals y. Y sub 1. 4 minus 3 is 1 equals y sub 1. So, therefore, y sub 1 is equal to 1. O, nakuha na natin siya. So, therefore, ang coordinates ng other midpoint ay 0, 1. This is now our final answer. And that ends our video for this tutorial. Thank you for watching.